Hello mga kananay, welcome again sa aming YouTube channel. Ngayon naman, ang ilong... Nasabi mo! Hello mga kananay, kumusta na po kayo? Ngayon naman ang ilong... Hello mga kananay! Kumusta na po kayo? Welcome ulit sa aming YouTube channel. Ngayon naman, ang iluluto natin ay chow pan na mas pinasarap at mas masustansya. So, mag-assert na tayo. Mag-gagayat na tayo ng ating mga gulay. Pork chow pan, mas pinasarap at mas pinabonggas choice. Mag-luluto na tayo. Let's start! Ang una natin gagawin is, magpapainit tayo ng mantika para sa mag-scramble muna tayo ng egg. Bali, ang ilalagay namin egg ay tatlo. Wait natin na uminit yung mantika. Mag-start na tayo mag-gisa ng ating pork chow pan. So, mantika, naglagay tayo. Sunod ay bawang. Makalagay tayo ng bawang. Antayin lang natin maging golden brown siya. Gamit ng ano, margarine kaso ako. Pag ganito, gusto ko ano lang. Kasi masyadong mabango. Next is sibuyas. Sunod, yung pork. Giniling na pork. Ayan yung pork ay halagang 70. Halagang 70 yung aking pork. Ating medyo mag-brown-brown. So mga kananay, antayin lang natin na medyo mag-golden brown yung ating giniling. Yung ating giniling. Ayan. Medyo naglalabas na siya ng ano, tubig. Tapos magmamantika siya ng kaunti.
Next, ay lalagay na natin ang ating oyster sauce. Ay soy sauce. Usually mga kananay, yung mga chowpan na nakakain nyo, ay yung gulay lang niya talaga ay ano, yung green peas at saka kangkong at saka mais. Pero ako nilalagyan ko siya ng ibang gulay para masyadong masustansya. At saka magugustuhan ng mga bata. Katulad ng carrots, repolyo, nilalagyan ko siya. So ngayon gulay na. So ngayon lalagyan na natin yung ibang mga gulay. Green peas at saka yung sweet corn. Matamis na mais. Next, lagay natin ang hot dog. Sarap to. Masustansya. Para sa yung huli natin. Ngayon, ito na ang dahon ng kangkong. Itong onion string, ito, sa huli na yan kasi madaling. Tapos, repolyo. Yan, nilalagyan ko siya ng repolyo para mas lalong masarap. Mas lalong masarap mga kananay. O, tignan nyo naman. Gulay pa lang. Ay, pwede nang kainin. Tapos, habang inaano natin yung mga gulay, lalagyan natin siya ng anong paminta. Nasa inyo na yan kung anong dami. Magic sarap. So ngayon, ito na kanin na. Pwede dito mga leftover na rice. Bawa may bahaw kayo. Ito mga kananay, eh kung kakain kayo ng ganito, kahit wala ng ulam, kasi may pork na, may gulay pa. So, ayan mga kananay, bali, ang gagawin ninyo, halo-halo lang. Kung may nakikita pa kayong bubuong kanin, sarap na. Hinaan nyo na lang yung apoy pag magagalit. Luluto-lutuin na lang natin ng kaunti. Yung mga buong kanin, bale, unti-unti na lang ninyong durugin. Pag nakaano, sa ano, habang hinahalo nyo. Tapos ngayon, yung next natin gagawin is ilalagay na natin yung egg na in-scramble natin kanina. Ito.
manirin kung ano kung tama na yung asin nyo. Next ay ito. Ito ay dahon ng sibuyas. Onion string. Ayan. Mahina na lang yung apoy na dapat pag nag-aano ka. So ito na mga kananay, bali ito na yung finished product natin. Ito na yung pork chop na mas pinasarap at mas masustansya. I-judge mo kung anong masasabi mo. Ang sarap. Ayan, masarap to mga kanan. Tsaka kahit walang ulam, pwede na. Kasi may pork na. So, mga kananay, ito, salamat sa panonood ng mga videos namin at lalo na ito sa ginawa namin ngayon. So, please like, share, and subscribe sa aming YouTube channel. Tsaka mga nanay, try nyo, gawin to sa bahay, iluto nyo, magluto kayo ng ganyan. Para sa mga kananay, matagal nga na siya lutuin, at tsaka masyadong maraming gagayatin, pero sulit naman. Sulit na sulit ang pagluluto.